always do it on my own. May tatlong paraan upang lumaki ang ating muscle. Ito ay isang proseso. Hindi yung first time mo sa gym, tapos after 1 month ay nagka-muscle ka ng konti. Hindi ibig sabihin ito ay alam mo na lahat. Marami kasing dahilan kung bakit yung iba mabilis lumaki ang muscle. Maaaring nasa genetics o nasa lahi nila. O pwede rin sinuwerte o nakachamba ka. Pero itong tatlong paraan na ituturo ko sa inyo, mga kaprakti, ay hindi tsambahan ito, kundi napatunayan na ng siyensa at ginagawa ito ng mga professional bodybuilders. Unang-una, kailangan mo mag-workout dahil kailangan may masirang muscle fiber o tissue na sa kalaunan ay maghihilom ito na siyang dahilan ng pagdagdag o pagtubo ng panibagong muscle. At para masira ang muscle fiber o tinatawag ding muscle stress, kailangan mo magbuhat ng mabigat o mag-exercise. Kaya tignan nyo yung mga construction workers o yung mga kargador sa palengke. Kahit hindi sila nagpupunta sa gym, ay malaki ang kanilang mga muscle dahil sa hirap ng kanilang ginagawa. Maging ang pag-exercise gamit lang ang bigat ng katawan gaya ng push-up, pull-ups at iba pa, na madalas ang gumagawa nito ay mga athlete ng calisthenics ay nagkakamuscle pa rin. Tignan nyo yung mga bikers. Di ba ang lalaki ng mga hita nila? Yan ay dahil sa muscle stress. Ito na yung pinakamagandang parte, yung pagkain. Masarap talagang kumain. Pero pagdating sa pagpapalaki ng muscle, syempre dapat ang kinakain mo ay mga pagkain para din sa muscle. Halimbawa, di ba ang pagkain ng kalabasa at carrots ay maganda sa mata? Ang mani naman ay pampatalino dahil pampatalas ito ng ating memorya. Ganon din sa ating muscle. Upang lumaki ito, kailangan natin ang mga pagkain para sa muscle. Unang-una na dito, ang mga pagkain mayaman sa protina, gaya ng itlog, manok, isda, baka, baboy, tokwa at iba pa. Carbohydrates, gaya ng kanin, kamote, patatas, tinapay, pasta at iba pa. Maging ng dietary fats ay kailangan din natin, gaya ng avocado, mani, egg yolk, olive oil at mga katulad nito. Ang protein, carbohydrates at fats ay tinatawag na macronutrients na kailangan ng ating muscle. Ngunit, ang pinakamahalaga sa tatlo ay ang protein. E gaano karaming protina ang dapat mong kainin? Ito ay depende sa iyong timbang. Sa bawat 1 kilo ng iyong timbang, kailangan tapatan mo ito ng 1.6 hanggang 2 grams na protein. Kaya, kung ang timbang mo ay 50 kilos, lumalabas na kailangan mo ng 80 hanggang 100 grams na protina sa loob ng 1 araw. Gaano ba karami yung 80 hanggang 100 grams na protein? Sa bawat 100 grams na luto na chicken breast, ay nagtataglay ito ng 30 grams na protina. Ganito ang itsura ng 100 grams na pitsyon ng manok na luto na. Ibig sabihin, kailangan mong kumain ng tatlong ganyang karami upang makakuha ka ng 90 grams na protina na pasok para sa 80 hanggang 100 grams na protein na kailangan mo sa 1 araw. Isang tip para sa protein intake. Mas magandang kumain ng protein sa paraang hahatiin ito sa bawat milyo. Halimbawa, sa almusal, 30 grams na protina. Sa tanghalian, 30 grams ulit. At sa hapunan, 30 grams na naman. Huwag niyong gagawin yung isang kainan mo lang yung 90 grams na protein. At ang pinakahuli ay yung tinatawag na muscle recovery. Mula sa nasirang muscle tissue dahil sa iyong pag-workout, kailangan itong ma-repair upang lumaki ito.
at ang paraan para ito ay ma-repair ay sa pamamagitan ng pagtulog. Ang pagtulog ng 7 oras pataas sa isang araw ay kailangan upang makarecover ang ating katawan para sa susunod na pagbubuhat. Ilang oras ba ang muscle recovery? O ilang oras ba bago makarecover ang ating muscle? Ayon sa pag-aaral, umaabot ng 48 hanggang 72 hours ang paghilom ng nasirang muscle tissue o katumbas ng 2 hanggang 3 araw. Yeah, I'm stable. Oh yeah, no label. Ang ibig bang sabihin, kapag nagbuhat ka ngayon, 2 hanggang 3 araw ang dapat mong palipasin bago ka ulit mag-workout? Hindi. Dahil lang 2 hanggang 3 araw na pahinga ay tumutukoy sa isang muscle group o muscle part lamang. Halimbawa, kung ang ginawa mo ngayon ay chest, triceps at shoulder, pwede kang magbuhat kinabukasan. Subalit, tiyakin mo na hindi mo gagawin ang chest, tricep at shoulder. Maaaring back at biceps ang gawin kinabukasan. Ibig sabihin, bago mo ulit gawin ang chest, tricep at shoulder, ay palipasin mo muna ang 2 hanggang 3 araw bago ito ulit gawin. Kaya tingnan nyo yung mga inaaraw-araw yung chest o kahit anong muscle group. Di ba hindi lumalaki? Ito ay dahil walang muscle recovery. Gumawa ng workout program kung saan 3 hanggang 4 na exercises lamang para sa mga big muscles at 2 hanggang 3 exercise naman para sa small muscles kada session na ginagawa ang proper form. Kumain ng tama, huwag puro junk foods at matatamis na pagkain at matulog ng sapat. Ipahinga ang bawat muscle group ng 2 hanggang 3 araw bago ito uliting gawin. Napakasimple lang, di ba? Workout, eat, sleep, repeat. Gusto mo pa ng ganito mga tips? Mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like